Pag-ibig pa ang hihigit kaya, ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkalaki, gaya ng pag-ibig sa tinubuan mo. Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Bakit pa? Recitative singing ang mayari. Bonifacio yan ah. Alam mo, mang maganda pang isang kanta yung na pwedeng ganyan. Kay Bonifacio yan. Yung awit ni Maria Clara. Awit ni Maria Clara na nandun sa Noli Mitangre. Nasa Noli? Awit ni Maria Clara? Karen Eminyong, makakasama natin ngayon ang apo ni Gat Jose Rizal. Apo? Si, oo, apo. Si Attorney Ramoncita Reyes. Apo? Aba, apo. Attorney! Attorney! Ano mo yan? Apo sa tuhod? Attorney! Good morning kay Kuya Danny. Daniel. Sa mga nanonood ng pundahan. Karen na kanina nasa makeup. Kaninong anak? Kaninong apo sa tuhod ako ni galing kanino? Saturnina Rizal. Ako yung pinakamatanda na nakapag-asawa ng Batanggenyo. Yes, tanawan. Si Manuel Hidalgo. Manuel Hidalgo. Kabisado ni Tari. Yung mga kapatid niya, yung pagpapangalan, makikita mo yung influensya ng Greek mythology at saka ng reliyong katoliko. Sa Tornina, doon sa Pasiano, wala yun. Ano? Narcisa. Narcissus. Diba? Olympia. Olympus. Tapos yung pinagsunod sa doon, Maria. Procopio. Jose. Di ba? Concepcion. Exacto. Di ba? Si Lucia. Josefa. Josefa. Trinidad. Solidad. Solidad? May Concepcion. Oh, may Concepcion. At saka may Lucia bago Lucia, si Maria. May Lucia pa. Oh. Alam mo si Saturnina, nung kasalukuyan naghihirap si Rizal sa Germany, ano yan? Yung ibinigay na sing-sing. Sing-sing. Ako ay may sing-sing. Sabi ni Sunilad. Bani sa Tornina, ibinigay. Tapos nang naghihirap siya, sinanlan niya. Kabisado ni Karen. Isang pagkain lang kinakain niya maghapon. Hirap na hirap si Rizal. Ganong katindi ang papel ni Saturnina.
sa daigdig ni Rizal. Wow. Kanina hari na magkausap kami ni attorney sa makeup room. Mm. Sabi ko sa kanya, anong pakiramdam ng isang na maging isang apo ni Jose Rizal? Pero ba you're very proud kasi ako ka eh. Actually, we're proud pero yung lumaki kami hindi masyadong na-emphasize na si Lolo Jose Rizal pala yung nandun sa luneta. Mm-hmm. Maybe also because yung third generation, like yung nanay ko, hindi rin sila pinalaking ganun eh. Because masyadong very sad yung occasion yun eh, yung sa kanila. Mm-hmm. At saka siya, produkto ng Ateneo, si Rizal ay produkto din ng Ateneo. So kaya pala matalino rin si attorney kasi syempre yung roots niya yung pinagagalingan. Oh. Well, yung aking lolo, Manuel Hidalgo, abogado rin siya. Abogado. So, siguro doon ko nakuha. Matanggenyo. Pero close po ba, attorney, yung nanay niyo po? Tsaka yung tawag nito? Ay, hindi. Yung lola niyo, tsaka itong si Dr. Jose Rizal. Yun nga, yung daya mo, nabinigay. Well, she's the eldest daughter. So medyo mataas yung tingin ni Jose sa kanya kasi siya yung pinaka matandang babae. At saka syempre siguro siya yung parang second mother. Yung si Pasiano naman parang tatay din sa si Rizal Pampito yan sa mentor. Pamilya. Mm-hmm. Ang konti lang pala nila. Pero tingnan mo, si Rizal noon, papasok sana sa UST. Pero inawat ni Pasiano dahil mainit ang pangalan ni Pasiano Mercado. Mercado siya sa UST. Mercado, ha? Kaya pinalitan ang pangalan, nilagay yung Rizal at sa Ateneo Municipal ipinasok. Hindi pa di Manila yun. Municipal. Okay. Pinatatakbo yan ng munisipyo ng Manila. Karen, itatanong ko lang po sana kay attorney kung ano po ang katangian ni Jose Rizal na nakuha po niya. Siyempre, marami. Ay, nako. Ang katangian nito, hindi nakuha ni Rizal. Alam ako bakit. Rizal was a many splendor genius. Pero isang bagay na angkin ni Marcelo del Pilar ang wala sa kanya. At yun ay ang pagiging abogado. Andi. Sinuplement niya ngayon yung kulang kay Rizal. Actually, nag-iisip siyang mag-abogado eh. Iniisip niya kung anong kurso eh. Pero napilitan siya yung ophthalmology dahil sa nangyari sa nanay niya. Mm. So, yun ang pinili niya. So, very unselfish yung choices niya. Pinahirapan yung pamilya. Yung bahay niyo ni Rizal noon, wala na ron. Wala na. Sinunog. Mga praile. Ng mga Dominicano. Oo, because of yung kaso nga na hinahawak ng Lolo Manuel ko. Actually, pinatalsik si Manuel Hidalgo sa Bohol that time because of the case. Kasi kinwestiyon nila yung taxation. You know? At saka laki ng atraso ni Rizal sa mga Dominicano. Ano po yun? Kasi noon sa USD, nag-aaway ang Kastila at saka Pinoy. Ang tawag sa mga Pinoy, Chongo Indios. Indios Chongo. Grabe naman. Ang sagot naman nila Rizal, siya yung nagtayo talaga ng kompanyeros. Yung kumbaga sa Comrades of Jehu. Ano yan yung general na Hudyo. Nilabanan ng Leon. Ang tawag naman nila Kastila, Bangus. Bangus? Bangus. Can I correct yung pagtawag ng Indios? Kasi wala pang Filipino eh. Ang Filipino that time, yung mga Kastila na lumaki dito. So, ang tawag sa atin, Indios, as in yung natives, Indian. So, it's not a derogatory. Pero, ginawa lang natin yatang derogatory. But si Rizal ang unang nagsabi ng Indios. Kasi nung nandun siya sa exposition sa Paris, gumawa siya ng maikli lang ang asosasyon ng mga Pilipino. Sandali lang tayo rito. Pero kailangan organize tayo. Organizador si Rizal. Tinawag niya yung club nila na Kidlat. Ngayon, nandun sa exposition yung mga Indian na nagpapakita ng kanilang riding prowess, horseback riding. Akita niya, tingnan niyo itong mga Indios na ito, hindi ikinahihiya ang kanilang mga pagiging Indian at pinagmamanaki nila ang kanilang kakayahan. Mula ngayon, papalitan natin ang kidlat ng
Indios Bravos. Wow! Karin, diba? Napakaganda, diba? Ganun pala yun. Si Borgen po, pinuntahan yung unang-unang monumento ni Jose Rizal, eh. Pero Karin, eh. Alam mo, yung unang-unang monumento, si Rizal ay portentous. Yung pagiging malaki ng ulo niya, sinasabi ko madalas, kinukwento, problema ni Aquilina Alquitran. Alquitran? Inalam ba si Aquilina Alquitran ba? Yun yung ba yung yaya? Yun ang yaya. Yun. Kasi palaging nangungunod si Rizal dahil sa laki ng ulo. Unusual. Pero ang sabi ni Rizal, nung bata pa rin siya, darating ang araw, ang pinagtatawanan yung ulo, makikita niyo sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakita mo? Hindi lang nila. Nasa monumento? Aba, kahit sa Singapore, kahit sa Germany. European. Makikita mo, lahat yata ng kontinente. Sa Afrika lang yata wala. May kwento nga ako tungkol sa bungo ni Rizal. Kasi di ba bago nagkaroon ng monumento sa Luneta. Nasa Paco. Hindi. Chinese. Hindi. Nasa nanay niya, Teodora Alonso. Ah, yung bungo. Yung bones. Yung bones. Tapos kung gusto ka niya, pwede mong halikan yung bungo ni Rizal. Yun ang kwento. Pero sa kasaysayan, ang mga labini, Well, after that, dinala na sa simbahang Katoliko. Yung ginawa na yung monumento, dinigay na doon. Pero that time... Kasi nga ang pinagdidibatihan nun, nag-retract ba si Rizal sa kanyang pagiging Katoliko? Ako noong araw pa, nakipag-debate na ako niyan. Kasi nung inaakusahan nga siya ni Pastel, Padre Pastel, ang sabi, ikaw ay sinasabi mong Katoliko ka, pero ikaw ay naging Mason. Oo. Ang sabi naman ni Rizal, pinagpalit ko nga, ang hindi ko pinagpalit sa ang Protestantism ba? Protestantism ba yun? Kasi na-inlove si Rizal. Mula nung mawala sa kanya si Leonor Rivera, na-inlove siya kay Nelly. Kilala mo si... Nelly Busted. Oo, yung kapatid ni Adeline. Adelina. Booster? Oo. Dahil napunta siya ng Prince Riviera. Prince Riviera. Doon siya Biarritz yata ang tawag doon. Sa Paris. At sabi, nangyari, ayaw sa kanya ng nanay, ano mapapala mo dyan sa isang doktor na hindi tumatanggap ng bayad? Ano mapapala mo dyan sa hinahabol ng mga praile? Ano magulo ang buhay niyan at magiging malungkot ang buhay mo. At ang sabi, kung ikaw ay magiging protestante, pakakasal namin sa iyo, si Nelly. Ganun? Yun ang katiran. Hindi ko alam yung story. Yun ang katiran. I think historically, kasi in that time, it was the Industrial Revolution. So that was the rise of the power of skilled people. Pababa na yung agricultural. And sino ba yung mga may-ari ng mga lupa, mga nobilities? They were connected with the church. So, merong rise of anti-clericalism. So, naging uso, and you're a college student, you're full of idealism, fraternity, equality, liberty. Egalidad, so, fraternidad. Mga Masonic, the Freemason, became popular. So, syempre, di ba yung you're young, you're in your early 20s. Oh, gusto ko yung mga values ideals, ito, mga ideals. So, sumali siya. It's not because he was turning away to God, because he loved God. He, you know, if you read his works, even up to Mi Ultimo Adios, he never renounced God. He believed in God. So, hindi kasi, isa namang requirement ng Masonry, kailangan meron kang Diyos. At pinag-usapan yung pagiging Katoliko niya na kinu-question. In fact, hindi niya pinagpalit. In fact, he translated the Bible in 5 different languages. So he knows the Bible. Marami din translate. He really knows the Bible. And he would quote from the Bible if you read Donnelly and L. Feely, which I want to announce to the people here that, okay, Donnelly is now, before pa, was considered Penguin Classics. This year, they're launching as a Penguin Classic, El Filibusterismo. If us, we read the classics like Charles Dickens' A Tale of Two Cities, we read Victor Hugo's Les Misérables, we read Anna Karenina of Tolstoy. Those are classics. Why not read the Nolly and the Fili
for pleasure, not just a required reading. It's a classic now. Yes. So go to the bookstores, buy pocketbook lang naman yung Penguin Classics. Alam mo yan, Nolly, konti ng ano, biniro si sample Rizal na ni Marcelo Del Pilar. Ano biro? Sabi nga niyan, alam namin na ikaw ay in love kay Nelly Bausted. Palitan mo kaya yung Nolly, palitan mo ng Nelly. Nasa istorya yan, ha? Si Marcelo Del Pilar. Nelly, ano sabi nun? Nelly Mitanghere. Tawag, magtawanan yung mga nandun sa Europa, sa Madrid. Well, did you know that I read somewhere na ang plano niya talaga was to write it in the French language. Mm. But then he realized, you know, he wanted the Spaniards to read it. Yan, so he wrote it in Spanish. Maraming mga nagsasabi nga, no? Mm. Bakit si Rizal Ica ang hindi magmahal sa sariling wika? Diba? Mm. Sabi nga ni Porky, hindi makakarating sa parorok. Masahol sa hayop at palasang isda. Mm-hmm. Parang kinu-question nila, bakit sinulat ni Rizal sa Espanyol? Ang totoo nito, ang ortografikang Pilipino, si Rizal ang unang gumawa niyan. Mm-hmm. At yung ortografikang Pilipino, pinatunayan niya na kayang gamitin ito, ang Tagalog, sa pagta-translate niya ng Wilhelm Tell, William sa atin yan eh. Mm. William Tell at saka yung mga fairy tales ni Dickens. Mababasa, makikita niya yan. May mga manuscript. Pero may sagot ako dyan sa yung sinabi niya. Because during that time, if you remember, there were not even, it's not only in Asia or in Africa na may colonization eh. Even within Europe itself. Mm. When I went to the Czech Republic, I found out in their history, they were part of Czechoslovakia. And then Czechoslovakia was part of the Austro-Hungarian Empire. They were being ruled by German-speaking royals who didn't know their language, who didn't know their culture. So in the same light, they were experiencing also what we were experiencing, and language was used as a tool of oppression. Mm. Now, wala na eh. Everybody can speak English. Everybody can learn Spanish. Remember before, during that time, they didn't want to teach Spanish to the Indios because, you know, they were scared na you might become as intelligent as them. So it was a tool of language. Mm. And right now, we have several dialects. Kasi I was asked, oh, narinig namin yung mga descendants ni Rizal, di marunong daw mag-Tagalog. Pero, naalala ko yung nasa 75th anniversary ng Ateneo Law School kami. Si Pinoy was, yung speech niya in Tagalog, yung katabi ko, Ilonggo, sabi niya, hindi ko maintindihan ito eh. You know, yung like that. He was complaining. So, what is the universal language? English. English. I mean, it's nice to know the dialects, the languages, but I think that's not a basis of nationalism now. Language is not anymore because you could be as fluent in Tagalog, marunong, magaling ka mag-Tagalog, pero kung nagnanakaw ka naman sa bayan, I think it's sa puso eh. Sa puso. Kailangan sa puso. Language is just a tool. Yung English, alam din ni Rizal. Mm. Yung ibinigay niya, nilagay niya sa alcohol burner na ibinigay niya kay Trinidad. Yes, sinabi niya was in English. In English. Yes, para hindi maintindihan ng mga Spaniards. Para hindi maintindihan ng mga Kastila. Nung nandun siya sa Bisaya, sa Dapitan, sa Chani, nung nandun siya sa Chani, natuto siyang magsalita ng Malay, mga Malayan languages, at saka yung Bisaya. Alam ni Rizal ang Bisaya. Pero ma'am, may tanong ako, ma'am. Yung pangalang Rizal, ano bang origin? Spanish origin ba yan? Or? Actually, nalaman ko lang, mga historians. Yes. Kasi si Pasiano nagsabi kay Rizal. Jose. Oh, yung Rizal. Huwag mong gamitin, kasi yung merkado, mainit na eh. Mainit. Because he got implicated, si Pasiano, when he was studying in Manila. Sa UST? Letran. Letran, o. He was a roommate of Father Burgos. Roommate? So, he got implicated with that Gomburza thing. Yeah. So, Mercado was already pinag-iinitan na. So, he told Jose, don't use Mercado, use Rizal. And some historians told me it's actually a Muslim name. Mm-hmm. And Spanish, I think... Ha?
I think it's something what Paciano was saying against the Spaniards. Yeah. At ang ibig sabihin ng Rizal ay rice field. Actually, it's not really in ano yung. I think he really meant to use a Muslim-sounding name, parang to say something about, you know, against the Spaniards. Paciano, actually, without Paciano, there wouldn't be a Jose Rizal. He was the mentor. Binuhos siya. Alam mo, yung na-implicate siya, hindi na siya makatapos ng college niya. He was banned, si Lolo Paciano. So, binuhos niya yung kanyang frustration. Sabi niya, ikaw kung ang, you should take over, you know, this. And he mentored him. At saka si Paciano, ang representasyon nito sa Noli Witangere ay bilang pilosopong Tasio. Ang agwat ng edad ni Paciano kay Rizal ay napakalayo. Napakalayo. Malaking influence pala talaga si Paciano. Oh yes, he was the mentor. Grabe pala yung mga ano na yun, mga demonicano. Aba, matindi yan ang responsable sa pagpapalakad mula kay Teodoro Alonso. Takalain mo nakapayong. At saka ang matindi kay Teodoro Alonso, eh, nung binibigyan ng pensyon niya, hindi tinanggap, hindi binibenta ang kadakila. Yung the US government was offering her pension. And, alam mo, yun na nga, ang dami nagtatanong, bakit walang sa pamilya namin na nasa politics? Kaya, kasi yung ugali namin, we don't, no matter how unpopular or what, if we believe in a cause, pinanindigan namin, we don't aim to please everyone. Kaya medyo kulang kami sa politiko, yung gano'n. Suporta sa pagiging apolitical ni Rizal. We'd rather be parang in public service in a private capacity rather than... Sa yung pagsulat sa La Solidaridad, eh, okay siya dahil si Marcelo del Pilar na nag-take over. Noong sabi ni Rizal, eh wala na tayong ginagawa dito, napupuna ko, sugal, babae, alak. Nabuisit si Rizal. Sabi, kailangan, pag-usapan natin ito. Magkaroon tayo ng isang talagang leader na tatawagin nating responsable. Yan ang tawag. Nag-election yan. Hindi makuha-kuha yung talagang bilang na dapat para maging... Ang nanalo, finally, si Rizal. Pero ngayon, ang sabi ni Rizal, okay, aalis na ako. Ituloy niyo na to. Pupunta na ako sa Pransya. Iiwanan ko kayo at sana maging responsable talaga kayo. Kaya si Del Pilar, nung nandun na siya sa Pransya, sabi niya, kung ano man ang hininakit mo sa akin, kung ano man ang sentimiento mo, huwag na, patawarin mo na ako kung nagkamali ako. Ang sabi ni Rizal, hindi ka nagkamali ni isang. Basta't hawakan mo na maigi yan, at huwag mong sabihin na kaya hindi ako sumusulat sa La Solidaridad, eh talagang nagtampo ko. Hindi, sincero ko. At may ginagawa ako dito. Actually, he was never interested in a position, a title. Hindi ganun. Yung nakikita namin sa pamilya namin, ganun eh. Naku, may tanong. May tanong ako, Maisa. Talaga bang kinasal si Rizal kay Joseph and Brackett? Dalawa. May anak siya. Dalawang bagay, ha? Pero may mga prueba na ako, pinaniniwalaan kong hindi. Hindi. O ano yung prueba na hindi? Hindi. Ikaw, sino pinaniniwalaan? Ako, diba? Ano, well, sa family namin, we never thought of her as the wife, yung talagang legally, you know, legally married. And in fact, there were findings na when she had to fill up a form on something and she answered magpapakasal siya. Soltera, yung magpapakasal siya. Magpapakasal siya kay Manalo. Oo, so single siya. Oo, magpapakasal siya sa isang naganga. Kasi otherwise dapat nakalagay byuda or something. Pero hindi niya inilagay. Tapos itong si ano, problema itong si Josephine Bracken, di ba? Bakit naman? Kasi yung mga libro na nandun sa Hong Kong na pag-aari, na idiniposito, binigay ni Rizal kay Jose Baza. In-auction. Yan ay kaibigan talaga dahil noong nandun siya sa Germany, kung di ako nagkakamali, yan ang nagpapadala sa kanya ng pera pag hindi dumadating. Humingi siya ng pamasahe papuntang Hong Kong. Humingi siya ng pamasahe at binigyan siya ni Jose Baza. Yung mga libro niya, pinaingatan niya kay Jose Baza. Noong mandang ulit, nung mamatay si Rizal, kini-claim ngayon itong si Josephine Bracken. Na kanya. Ngayon nagka-demanda na. Kasi yung Japones, Karen. O si Osay-san.
Oh. Well, may tanong ako, ma'am. O, teka, merong, ano, interesting ito eh. Babae, mga babae. Kasi I think, syempre, nothing beats first love. And I think it was Leonor Rivera. Wow. Yun yung una niyang talagang... Ang laki ng frustration. Oh, yung naging heartbroken siya. Mag-anak siya. Oh, okay, keeping. Tapos yung sulat niya, si Lulog, yung abo nilagay doon sa... Oo, doon sa laylayan. Parang, alam mo, meron din mga storya dyan na baka yung nagkakilala sila ni Josephine. May anak siya. Ano na siya? Buntis na siya. Kaya actually, yung pamilya namin, we were very much interested in looking for that burial. Because if it's really the son of Jose Rizal, dapat merong, bakit unmarked, di ba si Jose Rizal mismo nag-bury yung stillborn child. I think as a gentleman, he knew her situation and he said, I will take care of you. I think so. So, but the question... Joseph in bracket. Yes, kasi ang question namin, bakit walang puntod, walang... Kasi kung talagang yun yung anak niya. Pero, kasi isa yan. Because we wouldn't want it, tapos ipapa-DNA, di ba? Lalaki yun. Because meron kaming DNA naman eh, pwedeng... Pinangalanan yun na Francisco. Ang anak ni Rizal, hindi natin alam yan. Kay Joseph and Bracken, ang pangalan ay Francisco. Francisco ba? Francisco. Iyon ang naging anak niya kay Joseph and Bracken. Na namatay. Pero yun ang questions right now. Because kung talagang anak niya, dapat merong marker, merong nakalagay. Ikaw ba yung naniniwala doon sa, kasi nung ma-standby, nung mapunta si Rizal sa Germany, hindi nakagaangan siya ng loob na chambermaid. No. Oo. Ako tapos sinasabi nung ibang mga kung ano-anong mga inano kay Rizal. Mali yung timing. Malay mo, si Hitler daw anak ni Rizal. Mali yung timing. Mali. Si Hitler kasi nasa Austria. Layo. Hindi lang yun kasi mali yung timing. You look at what yung birth date ni Hitler. It's impossible, you know. Kasi that time, wala siya sa Europe that time. So maraming bintang yan sa lugar. Marami doon. May isa pa yung Morga, yung minention dito, yung Morga, 'di ba tinranslate niya yan, no? Nasa London siya that time. Eh. And that was the time of the Jack the Ripper. So they were investigating and they were inviting to interview foreigners. And apparently, because he was a doctor and he was a foreigner, so parang inimbita siya to interview. But syempre, you know, I don't think naman siya is Jack the Ripper. Si Rizal kasi, nung panahon na nandun si Rizal, kapanahonan ni Jack the Ripper na pumapatay ng mga babae. Oo, na very precise yung kanyang... Tapos ang sinasabi ng mga nakakakita, nakakatsamba, mukhang Asyano na may bigote na siya, no? Ang layong mangyari na si Rizal. Pero nung mawala si Rizal doon, natigil ang aktividad si Jack the Ripper. Hindi, totoo yun. Chismis na naman siya. Totoo yun. At yan eh, mismong si Ambet Ocampo mismo ang... Pero Karen, di ba kayo malapit na kamag-anak ni Rizal? Oo. Sino? Jose. Kayo, di ba? Jose kasi. Jose, Rizal. Kami pa. Nagpa-family rin nyo kayo yearly? Yes. Meron ba kayong kamukha sa ano ni Rizal sa mga kamag-anak nyo? Nakuha yung mukha ni... Actually, ano sa tingin ko, I think yung... Meron akong brother. May pagkachinito and... Pero may six-footer ho ba sa inyo? Ano ba talaga height ni Rizal? Matatangkad yung mga brothers ko. Ano height ni Rizal? Well, sabi nila mga 5'3". Meron naman sabi 5'2". Meron na. 4'11", di ba? Well, may habol akong tanong. Last na, Lola. As a corporate secretary ng Jose Rizal Resource Foundation, sino-sino na ang natulungan ninyo? Palagay kong dami, ano? Well, actually, hindi naman because we haven't done any fundraising. The basis of our funds are membership dues, which are from the family members. Mm-hmm. We have sponsored 10 scholars. Yeah. Pero
Kasi okay. ang trust namin is we really believe education. On your own. Yung oh, legacy. Okay. One of the, aside from love of country, yes. education oh, is important. Okay. Thank you, attorney. Thank you. Maraming salamat. Adios, Patria Dorada. Rion del Sol, Rinda. Perla del Mar. Si, senyor. Okay, maraming salamat po. Okay. Thank you po, Attorney Reyes. At di ba meron pong parang kahit daw sino pwede magbigay ng flowers, bouquet, yes. sa monument ni Dr. Jose Rizal? Of course, anytime. Doon sa kanyang monument? Okay. 150 na pala, no? Yung kanyang edad. Anyway, sige po. At ito, inaanyayahan. Sa August 100th death anniversary naman ni Teodora Alonso. And we're planning something also with the National Historical Commission. Yes. Ah, okay, tama-tama. Yung mami. Yung mami lola mo. Mami sa lola. Binondo na ano? Na, yung nanay ko. Yung lola na, lola ko. Nanay ng nanay ko. Oo, Binondo na lumaki. Binondo. Kaya merong T. Alonso doon. Teodora Alonso High School. Ayan, no? Adios Patria Dorada Rion del Sol Querida. By the way, linigay namin dun sa, meron kaming commemorative coin. We helped design with Banco Central. And we placed that first line because it's easily, everyone knows that. Plus, we want to make the Filipino people believe that it's not a defeat, but hope. That adios is Godspeed, beloved country. Mm-hmm. So in other words, he's also wishing you farewell. Mm-hmm. And I think that's the hope of Rizal now. Thank you po. At ito naman po, inaanyayahan naman po natin ng lahat na ating mga tagapanood, mga kasambahay. Kalinsabay po sa nalalapit na pagdiriwang naman ng 7th taong anibersaryo ng UNTV, your public service channel. Magsasagawa po ng iba't ibang public service ang UNTV. At magsasagawa rin po ng livelihood seminar para po sa mga kabataan na kanila pong kagigiliwan at pakikinabangan. Kabilang na nga po dito ang UNTV Baking Clay Art Activity. Gaganapin na po ito on Sunday. This coming Sunday na po ito, June 19, 2011, mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At ano to, Chick Chat Restaurant sa SM Manila. At meron din po silang teaching children how to bake clays and consider the skills as an income generating in the future. And preschool supplies para sa inyong mga anak. At syempre, inaanyayahan din po ang lahat na sumali sa gaganaping pagbibigay ng libreng konsultasyon mula sa aming mga tanyag na abogado kung saan pwede nyo pong ilapit ang inyong mga katanungang legal. Kasama rin po ang mga ilang ahensya ng gobyerno katulad na laman ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, GSIS, POEA, OWA na handang sagutin naman po ang inyong mga katanungan. Ito po ay gaganapin sa 19 ng Hunyo. Ito na. Sa Sunday na po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Bambang Rasac Covered Court dyan po sa Santa Cruz, Manila. UNTV News and Rescue Basic First Aid Seminar, meron din po dyan. June 19 din po yan, Sunday, at the ADD Coordinating Center. Alauna naman po yan hanggang alas 4 ng hapon. At ang topic po ay Basic First Aid General Principles, Wound and Bleeding, Shock, Burns, and Scald, Stroke, CVA, Lifting and Moving Patients, Bandaging, Splinting, Poisoning, Hypothermia, Environmental Emergency, Musculoskeletal Care, Cardiopulmonary, Resuscitation, and Foreign Body Airway Obstruction Simultaneous Megapedia Day. Nako, yun yung training namin dati nung nag-first aid kami. Also, there will be 18 areas nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, where the Pedia Day will be held simultaneously. June 19 po, 2011. Ang venue po sa Luzon, Clinic ni Kuya Main, Film Quezon City, kasama kami ni Brian dyan. Barangay Sampaloc Covered Court, Apalit, Pampanga, Clinic ni Kuya sa Laguna po, Allen Building, second floor, KM Nueva, San Pedro, Laguna. Clinic ni Kuya Camarines Norte, Santa Cruz. Labo, Camarines Norte. Clinic ni Kuya Pangasinan.
Awonan Building, Katakdang, Banuan, Gesep, Dagupan, Pangasinan. Sa Visayas naman po, Barangay Maya, Multipurpose Hall, MacArthur, Leyte. Mindanao, Davao City po, Doña Vicenta Road o Vicente Road, Bajada, Davao City. Davao del Norte, Tagum Coordinating Center, Tagum City. Comval, Mawab, Compostela Province, Caraga, Surigao Coordinating Center, Caraga, Surigao City. Corrales Extension, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Northern Eastern Mindanao, Putik, Zamboanga City, Cotabato, Cotabato City, Ligan, Tambo, Iligan City. Northern Western Mindanao, sa Jensa naman po, General Santos City. San Francisco, Agusan del Sur, Valencia, Valencia Bukidnon, Ipil-Ipil, Cotabato City. Dito po sa UNTV Clinic ni Kuya, located at number 43 East Lawin Street, Phelan, Quezon City. Bukod sa Pedia Day, magsasagawa po ng fun-filled health lecture for kids and parents, 6 a.m. hanggang 4 p.m. po yan. Ang topic naman po, fitness activity for kids and parents, school nutrition, conquering skin problems, games and activities with mascot. Yan. Tips raising intelligent kids, home and school allergies at oral care. Pwede pa po, mabilisan. Ayan. We would like to acknowledge the first Philippine Scales Incorporated makers and distributor of accurate and defendable weighing devices in the country. Manufacturer of Fuji Weighing Scales from Malabon City. They have a solution for all your weighing concerns and accredited partner of DTI for the campaign Timbangan ng Bayan Nationwide. If you need their services for calibration, their calibration department is an ISO certified. They also offer test weights with certification. Tawag lang po kayo sa kanilang head office sa 361-1331 or you can log on at www.timbangan.ph for more of their products and services. FPSI, sa timbangang eksakto, negosyo ay aasenso. Tangkilikin po natin ang produktong Filipino, Fuji Weighing Scales, proudly Philippine-made. Carp Chan Chow, maraming pong salamat para sa napakasarap na toyo at patis. Marcy Blue Purified Drinking Water. 10+1. Morong Star Beach Resort, The Tailor by Abe Fundana. At syempre, salamat din po sa mga Tagalipa at Santo Tomas, Batangas para naman po sa napakasarap na brewed coffee. Uy, happy birthday na pinapabati ni Doktora. Doktora. Pangalan ni Kuya Daniel Rason. Naman din po, God willing, muli natin salubungin ng isang bagong umaga. Sabay-sabay tayong bumati ng isang good morning! Woo!